Hi, welcome to our 30-day money growth challenge. We're now in week number 2. First of all, I want to thank you for being here and for watching this. And sa inyo na nag-participate last week sa ating video dito sa page na to and sa ating Facebook group, maraming salamat. I hope that you learned something from me and I'm very happy na ini-impart ko yung mga natutunan ko sa inyo. Last week, I talked about the reasons why we have money problems and the reasons why we need to manage our money. I also showed you a way kung saan kahit sinasabi mo sa akin na minimum wage earner ka lang, eh, kaya mong mag-retire ng multi-millionaire and kaya mong ma-earn yung first million pesos mo as long as you follow kung ano yung mga recommendations na pinakita ko sa iyo sa video number 1. So, if you're here and hindi mo pa nakita yung video number 1, you're here and video number 2 na kagad, I suggest na balikan mo yung video number 1 with the link above this page and watch it. And I hope na may matutunan ka and may ma-impart akong lesson para sa'yo. In this video, I'll talk about a myth. A myth is a belief, specifically paniniwala nating Pinoy na mahirap yumaman, na complicated yumaman. I'll show you a way na kaya natin, na gawin nating simple to para sa'yo. I'll also teach you the things that you need to do while saving your money. You know what? Sobrang excited ko para sa'yo kasi natututunan mo yung mga bagay na to where back in 2012 nung nag-start ako, hindi ko alam to. I'm so excited na ma-earn mo yung first million pesos mo. Well, dalawang step lang naman yan eh. And I'll show you those two steps in this video today. Remember, back in 2012, I was broke. As in, walang-wala kaming pera. As in, zero. Bakit? Kasi nalugi lahat ng negosyo namin. Nalugi yung computer shop kasi hindi na namin nababantayan. Nalugi yung printing shop kasi same reason, hindi na namin napupuntahan. We were scammed by a networking company. Nagtayo pa naman kami ng office para sa kanila. Yung real estate business namin, hindi na rin namin na asikaso kasi we were so hyped in that networking company. But at the end, we got scammed. Nagkabaon-baon pa kami sa utang. Alam mo yung feeling na walang pera? Grabe. I remember that time, halos everyday puro sardinas lang yung kinakain namin. Natatawa pa nga ako kasi nakaipon na kami ng isang sakong dilata na binibenta namin sa junk shop. I remember every morning, pinapapunta namin yung panganay ko noon sa house ng father ko para dun siya mag-almusal kasi walang almusal sa amin. Naranasan mo na ba yun? Naranasan ko yun back in 2012. The first thing I did was bumalik ako sa trabaho sa father ko. Kasi iniwanan ko siya noon kasi sabi ko tumatakbo na maganda yung mga negosyo ko eh. Pero nung nalugi lahat, luckily, he accepted me still. Binigyan niya ako ng trabaho. COO ako noon, child of owner. By that time, minimum wage earner lang ako. I have a child to feed. Panggatas, pangkain namin, pangbayad sa upa. Habang nagtatrabaho ako, I research online kung ano yung mga pwede kong gawin. I read books. Yeah, remember the story of that 50 pesos book na una kong nabili dahil yun lang yung kaya ko. In 2013, I met this mentor and sa kanya talaga ako natuto kung paano umasenso sa buhay. By that time, I started saving 15% of my income. Gusto ko sana mag-invest sa stock market noon. Pinag-ipunan ko within 3 months or 4 months yung initial investment sa stock market. Pero while searching opportunities, I met this networking company. Yeah. Networking company na naman. Kasi at that time, parang yun lang yung alam ko na magpapayaman sa akin. And then I saw this product. A machine na ginagamit nila sa mga medical missions. And then sabi ko, gusto ko magkaroon ng machine na yan. And then naghanap ako sa internet
kung saan makakabili dito sa Pilipinas. But unluckily, wala akong makuha. And then I searched outside the Philippines. And then yun, I took the risk. Yung pang-invest ko sana sa stock market, binili ko muna nung machine na yun. Nakuha ko yung machine and then tumakbo na naman yung pagka-business minded ko. Sabi ko, ibenta muna kaya natin to. We posted it sa sulit.com pa noon. After 1 month, nabenta siya. Sabi ko, wow! Dumoble yung pera natin. That was the first 100% na profit na kinita ko. Ang ginawa ko is, bumili ako ng dalawang machine. Bumili ako ng dalawang product na yon. Tapos yun, binenta ko siya ulit. Tapos yung nakuha na naman namin yung profits, bumili na naman kami hanggang sa dumoble ng dumoble. Hanggang sa yun yung naging bread and butter business namin. Until in 2015, I earned my first million pesos. By that time, sobrang sarap ng feeling. Yeah, I just want to tell you the story. Yung pangarap naming condominium unit, 2015, doon na kami nakatira. That's 3 years. 3 years of hard work and 3 years of being open to opportunities. Fast forward today, I was living the life I want. Nakatira ako sa magandang bahay. Nakapagbakasyon kami ng pamilya ko every time na gusto namin. And yun din yung wish ko para sa'yo. Na sana, matutunan mo itong mga bagay na to, matutunan mo yung mga bagay na natutunan ko, na ipinabasa ko sa'yo ngayon, just be open to opportunities, and I know you can do this. I just want to share with you another story. This is about Gina. Si Gina, nung 18 years old siya, from Dumaguete, nagpunta siya sa Manila para magtrabaho bilang katulong. At that time, sumusweldo naman siya ng above minimum kasi generous yung boss niya. Pero napansin ng boss niya na kahit taasan ng taasan yung sweldo, wala nangyayari. Bakit? Kasi laging may emergency sa probinsya. Lagi siya nagpapadala ng pera. Wala siyang naiipon. Until 2010, his boss shared with her kung paano mag-invest sa stock market. And then Gina grabbed that opportunity. At first, she was investing 2,000 pesos monthly. At that time, nag-enroll na rin siya sa school kasi pangarap niya talaga makapasok ng college. From 2010 to 2016, nag-i-invest siya. Pero hindi siya nakukontento sa 2,000 pesos lang. Tinaasan niya yun ng tinaasan hanggang pati mga 13th month pay and other bonuses. All of them, ini-invest niya sa stock market. Until 2016, binalita sa amin ng boss niya that Gina is now a millionaire. Gina is the heroine of the book My Maid Invest in the Stock Market by Bo Sanchez. His boss is Brother Bo and Gina is his maid na ngayon bookkeeper na niya. So you see, kung gugustuhin mo, kaya mo to. So, ready ka na ba? Let's go now to our topic in our week number 2. Today, I'll talk about a myth na humahadlang sa ating mga Pinoy para yumaman. That myth is getting rich is hard. You know, kasi kagaya ko noon, kagaya rin ng marami sa atin ngayon, parang pinapakomplikado natin yung mga bagay-bagay na pati pagyaman. Kaya madalas sa atin mga Pinoy, mas madali pang pumila sa loto, di ba? Kaysa magtrabaho ng maigi, kaysa mag-isip ng negosyo, kaysa mag-invest sa stock market. Kasi ang alam natin that getting rich is hard. Pero today, babaguhin natin yan. Getting rich is not hard. Where getting rich is simple. Sobrang simple lang. Kailangan lang natin na itong
dalawang bagay na ituturo ko sa iyo. Let's go! Number one. Unang-una, syempre, kailangan nating mag... save. Kailangan nating i-save yung pera natin, di ba? Syempre, kung gusto nating yumaman, kailangan magsimula tayo sa maliit. Sabi nga ng mentor ko, dream big but start small. Kailangan malaki yung vision natin, like mag-retire ng milyonaryo, magkaroon ng 1 million pesos, magkaroon ng magarang kotse at magandang bahay. Syempre, not just for us but para din sa pamilya natin. And I'll show you these 4 things na pwede mong gawin para makapag-save ka ng pera. Letter A is pay yourself first. Ang ibig sabihin ng pay yourself first, kapag natanggap mo na yung pera mo, either sa sweldo or profit sa side businesses or profit sa negosyo, bayaran mo muna yung sarili mo. Kasi kadalasan tayo, pagka nakatanggap tayo ng pera, bayad sa Meralco, sa tubig, pambili ng pagkain, pambili ng sapatos, or kung anong gusto, cellphone, load, or kain sa labas, whatever. In paying yourself first, pinaprioritize mo yung sarili mo. Bayaran mo muna yung sarili mo. Paano mo gagawin yon? Set aside a percentage of that income. Nasa sayo. I recommend 20%, pero nung nag-start ako, kagaya ng sabi ko sa'yo, 15%. Kung hindi mo pa kaya yun, pwedeng 10%. Start with 10%. Huwag sanang bababa doon. 10%, 15, or 20. It's up to you. Letter B pwede nating gawin is make a budget. Diba? Alam mo naman lagi kung magkano yung sasweldohin mo eh. Pero bakit mas mataas sa sweldo mo yung ginagastos mo? Bakit? Kasi wala kang budget. Budgeting is like this. Kung magkano yung sweldo mo, and then kung magkano yung tinabi mo, minus mo na kagad yun, that's paying yourself first. Kung magkano yung natira dun, yun lang. Yun lang yung gagastasin. Gets mo ba yun? Budget. Ibig sabihin, kung magkano yung pera ko, yun lang yung pwede kong ipangbili ng mga bagay na gusto ko or pwede kong ipang-expense sa mga needs ko. Ngayon, sasabihin mo sa akin, Joey, kulang eh. Kulang talaga eh. May paraan dyan and I'll tell you about that later. Letter C is list expenses. Kadalasan kasi kaya na out of budget tayo kasi hindi natin nililista yung mga expenses natin. Hindi natin alam kung saan napupunta yung pera. In listing your expenses, lahat dapat ililista mo. Well, at least sa umpisa lang. Kapag malaki na yung income mo, pwede na siguro kahit hindi ka maglista. Pero dapat alam mo pa rin kung saan napupunta yung pera, syempre. List all expenses, lahat. Cellphone load, snacks sa Jollibee, pamasahe, ilang tricycle yung sinakya mo, jeep, bus, or kung nag-Uber ka, bayad sa kuryente kung magkano. List down all of that. And then, makikita mo kung magkano yung ginagastos mo sa isang araw. Makikita mo kung magkano yung ginagastos mo sa isang linggo. And then, makikita mo kung magkano yung ginagastos mo sa isang buwan. When you visualize kung ano yung mga expenses mo, you'll have a big picture kung ano yung mga pinagkakagastosan mo and kung saan napupunta yung pera. And then, you can adjust. You can do this number 4. Identify need versus wants. Need versus wants. Need. Ano ba yung mga bagay dito sa listahan na to na kailangan mo? Halimbawa, renta, pagkain, kuryente, tubig. Kailangan na kailangan mo sila. Hindi pwedeng wala. Wants. Cellphone load. Upgrade ng cellphone. Sapatos. Kung may mga sapatos ka pa naman. Taxi. Kung pwede namang mag-aircon bus na lang. Alam mo yun? Wants. Wants, ibig sabihin, gusto mo lang. Hindi mo talaga kailangan. So, do you get that? Pay yourself first. Pagkadating ng sweldo,
bayaran yung sarili and then put that into an investment or something. Make a budget, live within your means, kung magkano yung sweldo, kung magkano yung pera, yun lang dapat. Hindi tayo dapat nangungutang para sa future expenses natin. Diba? List your expenses para alam mo kung saan napupunta yung pera. And then identify needs versus wants. Kung kailangan, dyan na yan. Kailangan talaga yan. Yung mga wants, pwede natin i-cut off, diba? Save. And then number two, invest. Yan yung sinasabi ko na kapag tapos mong mag-pay yourself first, put that percentage into something na kikita para sa'yo. And that is where investments come in. I'll show you 1, 2, 3, 4. 4 things na ginagawa ko tungkol dito sa mga investments. Number 1, stock market. If you're an employee and then sasabi mo sa akin na wala ka masyadong time, stock market. Kapag nagsimula ka pa lang, pwede kang mag-invest sa stock market. Ano ba yung stock market? Stock market is like buying shares of big companies. It's like partnering with the tycoons like Manny Pangilinan, Tony Tan Kapchong of Jollibee, Henry C. of SM, and Jaime Zubel de Ayala of Ayala Corporation. It's like partnering with them. Ganito yun. To simplify, mag-invest ka sa company, halimbawa Ayala Corporation or SM, mag-invest ka sa SM, SM will use your money para gamitin sa business nila, pampalago ng business, syempre. And then, by doing that, they will give you dividends sa mga profits na nakukuha nila. And then, kapag lumago yung company, lalago din yung pera mo kasi you're a shareholder. And that is legal. It is highly regulated by the Securities and Exchange Commission. Number 2 is businesses. Ito yung paborito ko. If sa stock market, medyo long term kasi siya, recommended mga 10 years, 20 years, 30 years, like I showed you sa video 1, di ba? Sa businesses, mas shorter. Pero syempre, mas madaming hard work yung kailangan. Sa stock market, easy-easy lang eh. Invest ka lang, lagay ka lang ng pera, buy company shares, and then tapos na. Hintay mo na lang. In business, kailangan medyo hard work. Pero, this is where, ito yung kung saan sobrang laki ng returns na makukuha mo. Like what I did, in 3 years, I earned my first million. In the stock market, you can earn your first million pa rin naman. Like Gina, na sinasabi ko sa'yo, she earned her first million within 6 years. The important thing is, you earned your first million, di ba? Magre-retire ka ng milyonaryo, makakatulong ka sa pamilya mo. Kung piliin mo man yung business or stock market, it's up to you. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, Joey, wala pa akong pera, or hindi ko pa alam yung stock market, hindi ko pa alam yung business, here's what I recommend. You may invest your time. By investing your time, it means kasama dyan yung pagpapalago ng financial literacy mo. Like what you're doing today, watching this video, 10 minutes or 15 minutes long, you're investing your time. And I salute you for that and I honor you for that. Diba? Lahat tayo kasi 24 hours lang naman yung oras natin lahat. Pare-parehas. Pero bakit sila Henry C? Bakit yung mga tycoons? Bakit mas mayaman sila? Kasi they invest their time wisely. Ikaw, after ng work, anong ginagawa mo? Nanonood ka ba ng TV? Or nagbabasa ka ng libro? Or nagre-research ka ba sa internet? After ng work, saan mo ini-invest yung time mo? Number 4, reinvest profit. This is the most important tip na pwede kong ibigay sa'yo. Whether in the stock market, in business, or investing your time, reinvest profit. In the stock market, kapag binigyan ka ng dividends, reinvest, buy into shares ulit.
sa businesses, madami nag-i-email sa akin na, paano ba yan nag-business ako? Hindi naman lumalago eh. Nire-reinvest mo ba yung profit mo? Ibig sabihin, kapag kumita ka, ibalik mo dun sa business para lumago yung pera, para lumago yung business mo. In time, kapag nagkaroon na ng profit yung pag-i-invest mo ng oras mo, ng paggawa ng work or pag-research or pagpapalago ng sarili mo, reinvest ulit. Do more. Reinvest. Reinvest. So, stock market, business, time, and reinvest profit. Okay, so if you'll tell me naman na, Joey, okay, that's simple. Pero hindi ko pa rin alam kung ano yung gagawin ko eh. After that, ano na? Here's my recommendation. Siyempre, you have to raise your financial IQ. By raising your financial IQ, that's what you're doing today na. Yeah, I honor you for that. You're prioritizing your financial education by watching this video today. I'll give you more recommendations to raise your financial IQ. Like number one, read. Lagi kong kinukwento sa inyo to na nung una kong ginawa is nagbasa ng 50 pesos worth of book. By reading books, marami kang malalaman. I recommend self-help books and financial education books. And read blogs. Like financial education blogs, self-help blogs, self-improvement blogs, personal development blogs. That is free stuff na pwede mong take advantage for your learning. Number two is listen. Listen to seminars. Like what I did before, I attended a 500 peso seminar. Sa seminars, marami kang matututunan. And even if isa lang yung matutunan mo and then in-apply mo naman siya sa buhay mo, sobrang laking tulong na nun. Also, listen to mentors and coaches. Lagi kong kinukwento sa inyo yung mentor ko na si Brother Bo Sanchez, di ba? Sobrang laki ng naitulong niya sa akin. Coaches, they are people na pwede mong maka one-on-one na tutulong sa'yo in every step of your journey. Number three, practice. Read, listen, and then yung mga natutunan mo, you put that into practice. Kasi kung may natutunan ka sa video na to, may natutunan ka sa ibang vlog, sa books, hindi mo naman siya pin-practice, wala rin, di ba? Do a side business. Hindi importante na malaking business ka agad. Ang importante, may business kang ginagawa. Kasi aminin naman natin o hindi, kadalasan hindi sapat yung sweldo lang, di ba? And volunteer. Volunteer is like investing your time if you don't have that experience pa. Volunteer sa mga small businesses, volunteer sa mga charitable works, volunteer sa mga seminars. Yeah. Just volunteer your time. Marami kang matututunan and then i-apply mo lang. So do you see kung ano yung pwede mangyari sa'yo kapag natutunan mo itong mga bagay na to? I remember noon, sobrang sarap nung feeling nung nakatira na kami sa dream condo namin. Sobrang sarap nung feeling nung nagpunta kami sa casa na inuwi namin yung unang kotse namin. Sobrang sarap nung feeling na nakakatulong ka sa pamilya mo. Sobrang sarap nung feeling na kaya mo silang dalhin sa bakasyon. Sobrang sarap ng feeling. Now, I want you to have kung ano yung mga nararanasan ko ngayon. That's why I'm sharing these things with you. And I hope you take advantage of the opportunity na nasa harap mo na. Next week, I'll talk about what it takes to be financially free and how to be financially free. So, I'm excited sa next week sa mga bagay na pwede mo pang matutunan. Again, I need your participation. I need
na malaman na may natututunan ka sa mga sinasabi ko, please participate by posting comments below and sa Facebook group natin. Challenge instructions nandito na sa page. Please follow and on Sunday, tell me kung magkano yung nasave mo. This is Joey Bacani. Every moment is a choice. Choose to grow.